At sinabi ko sa sarili ko na kako ako, gusto kong makaimbento ng isang source na makikilala ako sa mundo. Pag sinabi mong USD is equals to Mang Tun. Sino mo naman yan, pare? Very Mang Tun. Tama ka dyan. Tama ka. At ang sikat na kainan ng mga Tumasino, ang kainan ni Edwin, o mas kilala bilang si Mang Tun. Mga kabananas, ako po si Edwin Francisco Arquillo Vergara. Question. Pero ito, pinipilaan po ngayon sa UST. Ha? Kaya mula sa UST, dinila ni Mang Toots ang Banana Roma. Sinabi na, sinabi na. Binabalik-balikan na ang masasarap niyang mga putahe, lalo na ang kanyang specialty, ang Banana Roma Turon. Ngayon ako po yung naka-discovery ng Banana Roma. Special na turo nila, talaga namang pinipilahan. Yun na nga sabi. Who has served everyone from workers to past presidents. Hindi ko masabi siyang turon eh. Pero ito ang sasabihin ko sa'yo. Pero ano pa ba siya kung hindi siya turon? Di ba pare? Feeling ko turon na rin siya. Ang Banana Rama ko, ibang-iba naman. Ang diferensya ng turon at saka yung Banana Rama ko, yung turon, pag kinain mo, alam mo na turon lang yon, di ba? Highlight here is their Banana Rama, their version of turon, a deep-fried banana roll. Pero itong Banana Rama ko, pag kinain mo, dahil na-level up siya, mahirap na proseso yon, kasi proper timing and experience talaga yon. Makukuha mo, maghahanap ka pa rin, ano kaya itong natitikmang ko na to? Ano bang mga ingrediente o ilinagay ni Mang Toots dito na hindi ko mahulaan? Mas maliit man ito kumpara sa ordinaryong turon, pinasarap naman ito ng kakaibang timpla. Yung dito sa ginawa ni Mang Toots na proseso, foolproof siya eh. Kaya nakita mo hanggang ngayon, kunin mo to. Kaya makita mo ngayon, makakuan mo pa. Oh, matigas pa. Kasi maganda yung pagkakuan coat niyan. You've been interviewed on all the TV stations. Actually, hindi naman ako sikat. Pero may mga nasasalubong ako dyan. Uy, si Mang Toots, Mang Toots. Magpa-picture. Sabi ko, ang artistahin na yata ako, ha? Sabi ko. Mark Wains, who's one of the biggest YouTube bloggers in the world, has reviewed this place. I'm not even big on sweets. I don't even like sweets very much, but this is really, really good. You can like really taste the flavor of the banana. A multiplied banana taste. Ibang klase ang pagluto ko niyan. Tapos bigla na lang naisip ko, ram, banana, ram. Parang uso-uso, banana, the rama. Da-da-da-da-da-da. Yun yung mga kanta noon eh. sad thing na kuwanan na kami rito nung clearing. Pinagbawalan na kami maglagay ng mga tables and chairs. Tapos, tamang-tama naman, a few months, nagkaroon na ng pandemic. Kaya yun ang pinakamalungkot ko, na wala na yung trend ng parang Mang Toots. Na wala na kami yung pagkain na nekwan dahil sarado na. Yung Banana Rama ko pala ay mabibili nyo rito sa may Mang Toots Food House, 1135 Padre Noble, beside lang ng UST.
Madali lang po yun kasi meron naman kami dyan signage na Mang Toots Food House. Yung Mang Toots, tinatawag ako ng mga neighbors ko at saka doon sa palengke, dati Toots, Tucci or Mang Toots. Kala nila siguro yung Toots Silog Food House or Karinderia. Akala siguro ako si Toots. Ang mga neighbor ko, yung mga barkada ko, tinawag na ako na Mang Toots. Pero ang talagang tunay kong pangalan is Edwin or Weng, ang tawag dito sa bahay. Ngayon, nakasanayan ko na dahil sabi ko, uy, madaling tandaan yung Toots kaysa sa Edwin bago sa paninig. Kaya madali nilang natandaan. Patungo tayo sa Bananarama. Ito nga sana, ayoko sanang kwento eh. Pero sabihin, ang pagluluto, hindi basta ka nalang magluto. May art ka dyan sa pagluluto na yon. May feeling ka. May oras yan. Inuurasan mo yan. Pero ang paggagawa ng Bananarama is timing rin. Kailangan mo golden brown. Doon pa sa proseso ng pagpiprito pa lang. Tapos, yung nagawa na sauce at ilalagay mo na i-coated mo doon, meron pa rin timing din yon sa para maging caramel. Hindi yung pagkalagay mo ng sauce, ilagay mo na kaagad, hindi didikit yon. So, kailangan mo i-caramel mo para dikit na dikit yon. Nagkakahalo-halo dyan yung nailinagay kong mga spices na kagaya ng cinnamon, butter, langka, banana flavor, banana essence, yung rum na liqueur or rum spirit, and pineapple juice. Maghihiwalay-hiwalay yan na kwan. Pag parang may lalabas na mga sinulit-sinulit, eh, yun na yung right time na ahunguin mo. Tapos yung sesame seeds. Ang pagka-discovery ko pala nga dito sa Bananarama, it's a combination of culinary arts and bartendering. So pinag-combine ko yon. Na iyan ang parabang karanasan na naidulot nung experience ko as a bartender and as a cook. Kaya naging the best yung Bananarama. Dito nag-umpisa ang Bananarama. Kung paano ko na-discovery. Ang lola ko, nung malit pa ako, gumagawa kami ng coated pili nuts. So, alam nyo na kung ano ang kaano ng similarity ng Bananarama at saka itong pili nuts. Puro sila coated. Doon ko nakuha yung estilo ng pag-coated ng Bananarama. Yung ko nakuha. Kaya lang, itong caramel na to, nagkaroon na to ng mga iba-ibang ingredients para mas lalong sumarap. Alam mo, nung nasa Saudi Arabia pala ako, hindi ko nakikwento sa'yo, 4 years ako sa Saudi Arabia. 2 years ako sa dining room at saka 2 years ako sa kusina. Nag-transfer ako sa kusina kasi sabi ko sa manager ko, gusto ko ka akong matuto ng pagluluto. Nung ako na nagluluto na roon, sa nasa kusina na ako, mahilig ako magbasa from sa mga resipe. Kasi gusto ko talaga, may plano akong magtayo ng restaurant dito sa Pilipinas. Nung ano, di naka 4 years na ako sa Saudi Arabia, nag-ano ako, yun ang isa sa pinakamahirap na taon sa akin kasi nahiwalay ako sa mga magulang ko. Pero at that time, wala. Single pa lang ako. Wala pa akong asawa. Ngayon, nung nakita nyo naman ang buhay-buhay siguro ng OFW noon, wala pa yung mga cellphone noon. Cellphone yan. Puro sulat at saka mga
CD-CD lang ang mga kuan namin noon, mga tape-tape lang, parang mga voice tape lang, eh, napagdaanan ko yon, lungkot. Kasi unang trabaho ko noon dito sa Pilipinas, nung bata pa ako, bartender talaga ako sa Playboy Club of Manila sa Silayes International Hotel. Nag-decide na ako na magbarko naman kasi booming yung barko. Pero nung natanggap na ako, mayroon na akong anak niya si Toots Jr. Natanggap ako ng January. Sakay kaagad ako ng barko. Malit pa, kakapanganak pa lang ni Mrs. noon nang January 16. Kaya lungkot na lungkot ako noon. Pero kailangan na dahil yun nga, tinawagan ako. Sayang din ang oportunidad na yun. Tinawagan ka ng agency na kung gusto ko raw magtrabaho. So yun ang isa sa pinakamalungkot na time na ikaw ay kapapangalak lang misis mo tapos umalis ka na. So nakadalawang taon na rin ako noon hanggang sa lumaki yung mga bata, umuwi ako ng 45 days lang, babarko na naman. Pero nung sabihan na ang sinabihan na ako ng misis ko na yung anak mo nagtatanong pag may mga party, asan ba yung tatay ko? Bakit sila may mga tatay? Ako wala. So para ba akong sinuntok noon? So sabi ko, sige, bigyan mo na lang ako ng isang taon. Mag-re-retired na ako. Ipon lang tayo ng kapital. So yon. Nung nagkuha na ako rito, nag-retired na ako, tamang-tama naman itong si Josa, ipinanganak na rin, na little girl ko, talagang nag-decide na ako na ayain din na ako talaga magbabarko. So, magpuna ako ng karinderiya. Ang ipinangalan ko doon, Tutsilog. Si Tuts, pangalan niya Tuts. Tsaka Chi, yung Mrs. Colucci, at saka Log. Usong-uso kasi ang Tapsilog noon. Ako na lang kako yung itlog, kaya Tutsilog. Yung isang saba, pinag-apat ko. Kaya ako pinalitan lang yung version ng Toronto Bananarama para hindi siya misinakainin. Para kako, bite size, maski saang lugar ka pumunta, nasa nakapackage yan, pwede mong kainin. Magpunta ka ng library or punta ka, nasa bus ka, kumakain ka. Yun. Ang iba nga, yan nalang binibili para pananghalian nila eh. Mga dalawa o tatlong bite lang yan, sob ka na eh. Sabi ni Josa, Dad, pagkatapos nitong pandemic, yung lockdown, Dad, para makasurvive tayo ng papaano at saka itong mga tauhan natin sa atin umaasa, hindi naman sila makauwi sa probinsya, tayo pa rin ang kumukuha sa kanila, sumusuporta. So, mag-start na tayo uli. So, inumpisa na namin yung Bananarama, take-out, tapos unti-unti, meron na kaming food, ilinagay na namin yung kuha namin sa Facebook. Kaya sabi ko, anak, paano ba natin makukuha na wala naman mga tao? Dad, Facebook tayo ngayon. Pwede na tayong online. Ganun ba? Kasi alam mo naman old school ako. Sila ngayon, alam na nila yung mga tungkol sa mga online. So sige, start tayo. Nandyan naman ang kusina. Nandyan naman ang mga gamit natin.
ibibigay ko lang na pamana rito sa mga anak ko. Sabi ko nga, maski buhay pa tayo, maibibigay ko lang sa inyo yung mga pinaghirapan ko noon na pangalagaan nila, mahalin lang nila. Wala tayong lupa, wala tayong pera masyado. Pero ito, pag minahal nila itong trabaho na to, na ibinigay ko sa kanila at itinuro ko sa kanila, eh parang nanalo na rin sila ng loto nito eh. Kasi unang-una, everyday pag nagsipag ka lang, everyday may pera ka eh. Mag-ipon ka lang, magsipag ka lang, diskarte. Ang mga anak ko, inspirasyon ko rin yan. At sinabi ko sa sarili ko, naakako ako, gusto kong makaimbento ng isang sauce na makikilala ako sa mundo. Sabi ko, ito na yata kasi from Canada, US, Singapore, nakikita na sa YouTube yung mga banana rama ko. O, yung banana rama sauce, yun na yata ang na-discover ko. Yun. Kaya pasalamat din ako na fulfill yung pangarap ko. Banana Rama Turon. Special na turon nila, talaga namang pinipilahan. You can like really taste the flavor of the banana. Talagang ano, pakikisama ang number one ko. Yun ang pinakamayaman ko. Pag sinabi mo po kasing UST, parang hindi po mawawala si Mang Toots sa mga pwede mong kainan. Si Mang Toots po kasi legendary dito around UST. I want to try this for a long time na talaga, since nakikita ko sa Facebook. Maraming nagsasabi talaga na one of a kind yung banana rama ni Mang Toots. Hinahanap po ba ako o yung banana rama ko, ma'am? Ito? Ayan. Ay, magandang to! Yes, ma'am. Ay, ito pala si Mang Toots eh lahat. Nagulat naman ako dito sa bangko sa basket na to. Kaya tayong kasagutan ng nire-research kong dessert, sabi ko banana rama. Bartender po kasi ako dati bago ako nag-usin. Susi! Yeah! Yeah! Yes! Ako po si Polly, nagtatrabaho po kami ng Tots, 11 years po. Tinuturing po kami ng isang pamilya po nila po. Tinuturuan po kami ng boss namin, Mang Toots, kung paano po maging malinis sa trabaho. Mang Toots, yung mga anak ko, Daddy, marami nang gumagaya sa mga banana rama mo. Ayan mo yan, mga anak. Kasi pag ginagaya, gusto kong sabihin masarap. Hindi gagayain yan kung hindi masarap eh. Yan, di ba? Yung ingrediente mo, itinuturo mo na. Anak, hindi naman kabawasan sa atin yan, kundi isang tulong yan sa kanila na mag-strive. Yung mga nagpo-post nga sa FB, na ilinalagay din nila na inspired by Mang Toots yun. Wah, pumunta nga kami sa Boracay eh. May picture nga ako, pumunta nga kami sa Boracay, di kumain na kami ng buffet. Ba, may mga nakahin na ganito rin. Nakakain. Oh, banana rama. Tingnan mo. Nakita mo, sa iba-ibang lugar, ginagaya ka na.